Merry Christmas, mga kaibigan at mga kapatid. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na ngayong Kapaskuhan na ang ating pong tatalakayin sa ating pong pag-aaral, Christ is Born, na ipinanganak ang ating Panginoon. Hindi lamang ito yung kaganapan sa Bethlehem. Maraming panahon na ang lumipas, ngunit siya'y maipanganak sa ating mga puso't sa ating mga buhay. At ito po ang tunay na dahilan ng ating pong pagdiriwang ng ating pong Kapaskuhan. Kaya nga, yung slide na ito na nagsasabi, Jesus is the reason for the season. Na ang ating Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit tayo po ay nagse-celebrate ng Christmas. At sana hindi ma-focus sa material na bagay katulad lang ng handaan. Hindi ko sinasabing masamang maghanda, pero wag lang sana maituon doon. O kaya naman sa mga bagong gamit, mga bagong damit, o mga regalo, o mga ninong at ninang. Hindi masama iyon. Pero kung doon lang tayo nakafocus, ay magiging malungkot at magiging kulang. Dahil paano man kung walang handa, paano man kung hindi kayang bumili ng bago ngayon, hindi ba nagiging pressure pa sa bawat isa sa atin? Pero alam po ba nyo, si Jesus ang pinakadahilan kung bakit tayo ay nagdiriwang. Kahit hindi masyadong bongga marahil ang ating handa ngayon dahil nga sa pandemic, masaya pa rin at tuloy na tuloy ang Kapaskuhan, mga kapatid, dahil ang Panginoon ay ipinanganak upang abutin tayong mga makasalanan para po sa ating kaligtasan. Dapat si Jesus talaga ang pinaka-sentro o ang pinaka-focus ng lahat ng mga bagay na ito, hindi lamang tuwing Pasko, ngunit araw-araw sa ating mga buhay. Jesus is the reason for the season. At sa ating pong talatang babasahin, isang familiar na passage, John 3:16. Pwede po ba niyo akong sabayan sa pagbasang ito? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo po ay sandaling munang manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At tunay nga po, nagpapasalamat kami dahil minahal niyo nga po kami ng gayon na lamang. At tunay nga pong madama namin ang diwa ng inyong kapanganakan na ito nga po ay yung pagmamahal ninyo sa amin upang kami nga po ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon, ipinagkakatiwala nga po namin ang pag-aaral na ito. Tulungan niyo nga po kami na maunawaan at madama namin kayo, Panginoon. Ito nga po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pag-aaral pong ito, ang kaisipan, the greatest story ever told. Ang pinaka-dakilang kwentong na ipakita sa bawat isa sa atin. Alam ko pong nakakapanood tayo ng mga pelikula o mga telenovela. Mas lalo ngayong pandemic, nauso yung mga K-drama, iba't ibang mga foreign na mga drama pa, maging sa local at maging sa Netflix. Napakarami. Mahahabang episode. Napaka talagang, kumbaga, kung susubaybayan mo, nakakaantig ng damdamin. Yung iba ay hango nga sa mga totoong buhay o true to life story. Pero meron din namang mga katangisip lamang. Pero kung ano pa man iyan, ito na ang pinakamagandang kwento na pwede nating makita. At ito po ay ang sasalita ng ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang kwentong ito? At meron tayong papansinin sa ating pong pagtalakay. At makikita natin, the greatest story ever happened or ever told. Mga kapatid, may apat na greatest dyan. Pero yung una lang muna ang ating pong tutunghayan at sa mga susunod ay mapag-aaralan natin yan. Ano nga ba yung the greatest na yan? Ang unang point ng ating pong pag-aaral, at ito po yung ating topic sa araw na ito, the greatest love. The greatest love. Alam po ba nyo, ano nga ba yung the greatest love? At ang sinasabi nga ng talata, for God so loved the world. Ang gusto ko pong ipapansin sa inyo yung salitang so. Sa Tagalog, gayon na lamang. Hindi lamang niya sinabi na mahal ka ng Diyos. Ngunit ang sinasabi ng verse, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga hindi lang niya sinabi na
God loved the world, ngunit for God so loved the world. Napakatindi ng pag-ibig na ito. Wala nang hihigit pa sa ganung uri ng pag-ibig. Madalas nga nating marinig, sana all, di ba? Yung ganung kaisipan, kapag may nakita tayong sweet, kapag may nakita tayong magkasama, na napakasaya, sana all. Pero alam po ba nyo, hindi sana all eh. Dapat all. Dahil kung mauunawaan natin ang topic na ito, minahal tayo ng Panginoon. Lahat tayo kasama ka roon, kapatid, kaibigan, kasama ka sa minahal ng Panginoon. Kaya nga, all ay talagang masaya ang pagdiriwang na ito dahil ito na yung greatest love, mga kapatid. Kaya nga kung atin pong titignan, makikita natin na ang pag-ibig na ito, God's love is eternal. Paano nga ba? Alam po ba nyo na ito ay walang hanggang pag-ibig? Kasi kung atin pong titignan yung talata dito sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Kailan tayo minahal ng Panginoon? Everlasting. Hindi pa tayo ipinapanganak. Wala ka pa sa mundong ito. Wala pa ako sa mundong ito. Hindi pa tayo isinisilang sa mundong ito. Ay ano daw, minahal na tayo ng Panginoon. Kailan matatapos ang pag-ibig na yun? Wala rin katapusan. Walang simula at walang hanggang pagmamahal. I have loved you with an everlasting love. Sino na ang nagmahal sa inyo noon? Hindi ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon lamang. Ipinapakita ngayon dito, I have drawn you with unfailing kindness. Kaya nga ang una natin makikita dito, the greatest love for God, so love the world. Ito yung eternal love. Kaya nga naalala ko yung isang verse sa Bible sa Romans chapter 8. Ang tanong niya doon, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Tapos binanggit niya yung maraming mga bagay, yung pagsubok ba, yung kahirapan ba, yung gutom ba. Pwede nating idagdag doon yung pandemic ba, yung COVID-19 ba. Pero alam po ba nyo, makikita rin natin doon sa isa sa mga binanggit, yung kamatayan ba ang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Actually, ang kanyang sagot, walang sinumang makapaghiwalay sa atin. Kung anumang bagay ay walang sinumang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ito yung eternal life na secured tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi na po yan magbabago, hindi rin yan mababawasan, ngunit ito yung consistent na pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tao madalas mayroong mga takot. Paano man kung nagbago? Oo nga naman, nakakatakot yun. Paano man kung nagbago siya sa akin? O tayo yung nagbago sa iba? Pero kung ating titingnan ang Diyos, sinigurado niya, ito yung everlasting love. Makikita rin natin dito, ito yung God's love is universal. At ang sinasabi ng talata, for God so loved the world. Lahat ay minahal ng Diyos. Ipinapakita ngayon dito, walang pinipili. Kahit sa iba't ibang mga talata sa Bible, walang itinatangi ang Diyos. Siya ay makatarungan at pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa kanyang sa lahat ng kanyang nilikha. Ipinapakita ngayon dito na minahal ng Panginoon ang lahat, hindi lamang yung mga Hudyo, kahit sino ka man, ano ka man, ipinapakita ano man ang ating lahi, kalalagayan natin sa buhay, kasama ka doon sa sinasabi diyan, for God so loved the world. O kaya naman, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at tayo po ay kasama doon sa binabanggit ng mga talatang ito. Kaya nga kung atin pong titingnan, mga kapatid, doon sa Psalm chapter 145 verse 9, the Lord is good kanino? To all. Siya ay mabuti kanino? Sa lahat. At the same time, and His mercy is over all that He has made. Ito po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa lahat, yung kanyang kabutihan at yung kanyang mercy o yung kanyang habag o awa ay sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi po ba't napakasarap isipin na mayroong mabuting Diyos na nagmahal sa atin at ito yung dahilan kung bakit niya tayo inabot at nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita rin po natin dito yung God's love is unconditional. Unconditional love. Kumbaga, ito yung pag-ibig na walang kapalit. Minsan kasi kung tayo ay nagmahal, mahal kita kasi, di ba, may ganun tayong kaisipan.
mahal kita kung, pero ang Panginoon, ito yung unconditional love na ipinapakita ngayon sa mga talata na atin pong titingnan. Ang sabi niya dito sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kung tatagalogin natin ito, tayo ay nagmamahal dahil minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Ang tanong, kailan niya tayo minahal? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi pa tayo pinapanganak, naroroon na ang pag-ibig ng Panginoon na everlasting love. Ipinapakita rin naman dito na yung kaisipan na siya ang unang umibig sa atin. Kasi kung tatanungin natin at titingnan, kailan lang ba natin minahal ang Diyos? Nung tayo pinanganak? Kailan lang tayo pinanganak? Tapos kung tutuusin, pagkapanganak ba natin, nagkaroon na ba tayo kaagad ng muwang? Kailan lang natin minahal ang Diyos? Nung nakilala natin siya, nung nagkaroon na tayo ng pagpili o pagdidesisyon na kilalanin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Kailan lang naman iyon? Pero ang Panginoon ay naroroon na simulat sa pool, walang hanggang pag-ibig at siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga kung atin pong titingnan dyan, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bibigyan ko po kayo ng kaisipan ito. Ang kaisipan ay ganito, minahal niya tayo hindi dahil mahal natin siya. Ang tawag po doon ay conditional. Pero yung pangalawang statement, ito po yung tama doon sa ating binasa. Minahal niya tayo kahit hindi pa natin siya mahal. Ito po yung unconditional love, mga kapatid. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mahal na natin siya. Hindi ganun eh. Actually, hindi pa nga natin kilala ang ating Panginoong Diyos, ay minahal na niya tayo. Saan ka nakakita ng ganoon? Minsan, yung nabanggit ko, mahal kita kung mahal mo ako. Eh kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. May kondisyon, di ba? May kapalit. Pero ang Panginoon, kahit hindi pa natin siya kilala, kahit hindi pa natin siya pinapansin, kahit hindi pa natin siya binibigyan ng panahon, naroroon na ang kanyang pag-ibig sa atin. God first loved us. At ito ay tinatawag na unconditional na pag-ibig ng ating Panginoon. Ulit, ang tanong, saan ka nakakita ng ganun uri ng pagmamahal? Hindi ba't ang Panginoon Diyos lamang? Kaya nga, napakasarap isipin na ngayong Pasko, hindi ka nag-iisa. Ngayong Pasko, hindi malamig ang sinasabi nila. Pero, mayroong Panginoong Diyos na totoong nagmahal sa atin. Kaya nga makikita natin dito, the words love says, I love you if, di ba't mayroong kondisyon, mahal kita kung may trabaho ka, mahal kita kung mabait ka, mahal kita kung masipag ka, mahal kita kung maganda ka, mahal kita kung guwapo ka, mahal kita kung ang daming mga criteria. Paano man kung hindi na mabait, di ba? Hindi na rin ba mahal? Pero ang sinasabi diyan, but God's love says, I love you even if. Diba napakagandang pag-ibig ng Panginoon? Mahal kita kahit sino ka man, ano ka man. At ayun ang pag-ibig na umabot sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakagandang isipin natin ito. At ito ay yung tinatawag natin, God's unconditional love. Ito yung the greatest love, mga kapatid. Na ito yung ating topic ngayon sa ating pag-aaral na for God so loved the world. Sa bawat isa sa atin, inabot tayo ng kanyang pag-ibig. Kung bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan, dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ipinanganak para tayo ay abutin upang tayo ay maligtas kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Kaya nga po, makikita natin yung John 3:16 dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Meron akong isang nakitang magandang paliwanag dito. At ganito po ang kanyang sinasabi. For God so loved, ito yung the greatest lover. At the greatest lover ay walang iba kundi ang Diyos talaga. Pangalawa, the word, the greatest number, dahil all, minahal niya tayong lahat, katulad ng nabanggit natin, walang itinatangi, lahat ay inabot ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pangatlo dyan, that He gave the greatest sacrifice, ibinigay niya, ito yung sacrifice,
at yung karugtong niya, his only begotten son, hindi anghel ang kanyang ibinigay, ngunit yung nag-iisa, yung kanyang sarili, ang kanyang ibinigay, the greatest gift. Ang greatest gift, mga kapatid, ay hindi kayang bilhin. Tayo ay nakabibili ng mga regalo, ng mga magagandang bagay na talagang mamahalin. Pero ang greatest sacrifice, the greatest gift, ay walang iba kundi si Jesus Christ, na kung saan hindi kayang tumbasan ng anumang halaga o kayamanan ng mundong ito. At ito ang regalo ng Diyos sa atin. Hindi ba't napakaganda? Makikita rin natin dito that whosoever believes, ito yung the greatest invitation. Ito ay isang paanyaya. Ang paanyaya, nakadepende yan sa iyo kung magre-respond ka ba ng positive o kung kaya ire-reject mo. Huwag sanang reject o huwag mo sanang tanggihan. Ngunit ang paanyayang ito ay tanggapin natin. Ito yung the greatest invitation. Paanyaya, hindi ipinipilit. Pero tayo ay inaalok. Naririyan ng ating Panginoon na ibinigay sa atin ng Ama. At whosoever believes, ang sabi niya, in Him, the greatest person. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ito yung in Him, hindi sa akin o hindi kung sa sino mang tao, ngunit itinuturo tayo kay Jesus Christ. Hindi ba? Ito rin naman yung verse sa Bible na Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Napakaliwanag na the greatest person is all about Jesus ito. Should not perish, ito yung the greatest deliverance. Hindi ka na mapapahamak bagkos ikaw ay maisasalba, ikaw ay maidideliver o malalampasan mo na yung sinasabi niya ditong kaparusahan. But have the greatest security, makikita natin dyan, na magkakaroon ka ng katiyakan sa iyong buhay at yung dulo, everlasting life, the greatest treasure. Ano nga ba ang pinakakayamanan natin? Ito yung buhay na walang hanggan dahil yung kayamanan dito sa lupa, iiwan natin lahat. Yung kayamanan dito, hindi na natin madadala sa kabilang buhay. Yung kayamanan dito ay hanggang dito lang yan sa lupa. Pero yung everlasting life, ito yung greatest treasure o kayamanan ng bawat isa. At ito yung salvation o buhay na walang hanggan. Kung tayo man ay mawala sa mundong ito, ay mayroon siyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Saan po yun, mga kapatid? Sa langit, sa piling ng Diyos. Magpakailan pa man. Kaya nga yung plano ng Diyos sa atin ay hindi lamang dito sa lupa pagtanda ko, hindi lang ganun eh. Ngunit hanggang sa ating kamatayan, hanggang sa kabilang buhay ay pwede natin siyang makasama kung tatanggapin natin ang paanyayang ito. At sino yun? The greatest person na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sana makilala talaga natin ang Panginoon personally upang ma-celebrate talaga natin ang tunay na diwa o yung tunay na reason nitong Kapaskuhan. At walang iba kundi ang ating Panginoon na ang Diyos na nagmahal sa atin, inabot niya tayo para tayo po ay maligtas. Kaya nga, ang sinasabi niya ngayon dito, the best gift. Ano nga ba ang best gift? Mag-isip tayo. Pero ang point, the best gift was found in the manger. Sa sabsaban, Jesus Christ who was sent down from heaven. Na si Jesus na ipinadala ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians 9:15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang napakadakilang regalo. Unspeakable. Alam ba niyo yung salitang unspeakable? Nakita ko yan. Ito yung salitang priceless gift. Priceless. Hindi kayang tumbasan, hindi kayang bayaran dahil si Jesus Christ mismo ang gift na kailangan natin dahil hindi lamang ito temporary, ngunit ito ay yung buhay na walang hanggan, kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sana natutunan po natin ito sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita. Jesus is the reason for the season. Na walang iba, ang ating Panginoon ang dahilan ng pagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Tingnan natin ang picture na ito sa ating pong pagwawakas. This the season. Makikita natin yung celebration ng Christmas, napakakulay, napakaganda, hindi po ba? Talagang maraming palamuti. Pero alam po ba nyo, yung season na yan,
ang sinasabi niya, yung reason. Kung bakit nagkaroon ng ganitong season, dahil mayroong reason. At yung kapanganakan ng ating Panginoon sa samsaban, sa pinakamababa, at the same time, hanggang sa kanyang kamatayan, makikita natin yung koronang tinik. Tiniis niya ang hirap para rin naman sa atin. Bakit? Dahil mahal na tayo para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, ng kanyang kamatayan, at siya ay muling nabuhay at nangako muling babalik. Sana natutunan po natin ito at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming maraming pong salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Pag-ibig na umabot sa amin kung bakit kami ay nagdiriwang. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil mayroon nga pong katiyakan ng kaligtasan sa aming mga kaluluwa. At ito nga po, Panginoon, ay patuloy naming maunawaan at maipagpasalamat talaga namin sa inyo. At walang dahilan para kami ay magiging malungkot dahil napakasaya na makita po namin ang katotohanan ito na kami ay minahal ninyo at nagkaroon pa ng buhay na walang hanggan dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po at sa iyo lamang po ang kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all.